Magandang araw mga banateros, andito pa rin po tayo sa Japan para magbakasyon, pero syempre hindi po natin makakalimutan ihatid ang balita sa inyo. Ibabalita po natin ang hindi ibinabalita ng mainstream media. Ano po yun? Ito hong pagdemanda ng kampo ni Bantag against Remulla and Katapang. Ito maganda dito, ito unang-unang punto ko dito. Si Secretary Remulla at saka si Katapang, daldal muna, diba? Daldal muna sila bago sila magdemanda, bago pumunta sa tamang platform. E nauuna muna ang platform ng social media at ng media. Yun ang kanilang inuuna. Daldal muna sila. Huwagan yung ipaitsura ni Katapang. Meron ka na discovery. Meron akong ano. Bago ho pumunta sa bago ho kasuhan puro media na, di ba? Ganun din si Secretary Remulla. Tapang niya uno eh. English pa yan eh. Uy, hindi kaya hapon yung si Remulla kasi yung salita niya. Di ba ganun yung matapang-tapang siya? Tapos, pag nag-react si Bantag, sasabihin, anak ng weteng, pamidya daw si Bantag. Ito nga si Bantag, yung kampo niya. Ha? Hindi na nag-media. Wala na kung, ano, wala nang ibang platform. Diretso na sa ombudsman. Dumiretso na kaagad, o. Ang lupit, di ba? Wala na kung pamidya. Tayo na nga lang, o. Tayong mga social media na lang ang nagdi-discuss. At ito, ha, ang kinaso sa kanya. Ang kinaso ni Bantag against Remulla and Katapang, ito ha, murder and grave misconduct prejudicial to the best interest of the service and conduct and becoming of public official. Ako po, murder ang kinaso. Eh ngayon, ginawa lang natin ang kapirasong paliwanag ko ito ha, ng mga punto by punto kung ano ho yung laman ng demanda ni Bantag dito kay Remulla at kay Katapang. Sa ombudsman ho yan, ha? Eto ho, una, sinasabi ni Bantag na itong si Joel Escorial, yung gunman di umano, na umamin na siya daw ang pumatay, yung pag nagsalita, kung saan siya natitingin, hindi makadiretso sa camera, yung iniisip pa, yung ganun. Eto, sabi niya, nung pinatay daw niya, di umano, si Lapid, ang tinakbuhan ni Escorial ay sa Molino, Molino, Bacoor, Cavite. At hindi doon sa bahay niya, sa Montalban. Bakit daw sa Molino, Bacoor, Cavite? At sabi dito, ni Bantag, dahil daw, ito'y lugar ni Remulla. Okay? Ganito lang ang paliwanag ni Bantag dito. Sabi nga niya, kung ikaw, may ginawa kang kasalanan, magiging wanted ka, saan ka magtatago? Di ba magtatago ka kung saan meron kang kakilala, kung saan meron kang security? Ibig sabihin, kung saan ka feel na secured, hindi ka pupunta doon sa hindi mo kabisado yung lugar. Di ba? Kasi, delicate ka nga naman. Di ba? Dapat alam mo yung lugar na pupuntahan mo, kabisado mo. Eh bakit nga sa Molino, Bacoor, at hindi sa Montalban? Diba? At kung ha, ito'y totoo, at kung si Bantag ang nagpayari sa kanya, ba't di na lang siya tumakbo sa Norte o kaya sa Baguio o sa ano, Mountain Province, diyan, maraming pwedeng pagtaguan dyan, di ba? Eh bakit po sa Bacoor, Cavite? Yun ang sinasabi ni Bantag. Ha? Pangalawa, ang sinasabi ni Escorial, matagal na niyang kakilala sina Agoho at Jun Villamor. Okay? Tagal niya nang kilala si Agoho at si Jun Villamor. Unahin muna natin si Agoho. Si Agoho ay kakilala daw, di umano, sabi ni Bantag, ni Remulla noon pa. Sa katunayan, hinahamon na niya si Remulla na ilabas si Agoho dahil ang pagkaalam ay parang itinago or kinuha ng NBI, di umano. Di ba? So yun ho yung parang paratang ni Bantag. Sinabi mo, Escorial, nakilala mo si Agoho at si Villamor, at si Agoho ay konektado di umano kay Remulla,
Iyon ngayon ang kinokonek ni Bantag. Ha? Na merong kinaugnayan si Remulla kay DOJ Secretary. Yun ho ang sinasabi niya. Isa pa, ito yung mga pinresinta ho ni Bantag na punto dito kay sa kaso na kinasuhan niya si Remulla at si Katapa. Sabi ni SOJ Remulla, may 160 person of interest daw sa kaso ni Percy Lapid. Noong unang mga press call niya, 160 daw ang person of interest. Tapos, sa kalagitnaan po, itinigil ni Secretary Remulla ang pag-imbestiga. Naku po. Anong meron doon? May something siguro daw. Yun ang sinasabi niya. Dali, nalaglag cellphone natin. Wait. Yan. So, yun ang punto. Ah, ito pa. Maari daw, okay, ito nakita ho natin, kumalat ho ito, nag-trending. Na maaring isa sa person of interest ni Remulla daw, okay, na patayin si Percy Lapid, according to Bantag, maaring isang motibo daw, eh yung pagtawag ni Percy Lapid na bonjing kay Secretary Remulla. Lumabas ho yan. Nag-trending ho yung video na yan. Ha? So, ibig sabihin, yung unang pinalalabas ni Secretary Remulla na binanatan daw ni Percy Lapid si Bantag na tungkol sa bahay, bla bla bla. Eh, ganun din naman daw si Percy Lapid kay Bonjing, kay Secretary Remulla. Ibig sabihin, pareho lang na binanatan ni Percy Lapid si quote-unquote Bonjing, Secretary Remulla, at si Bantag. So, bakit si Bantag lang ang person of interest? Bakit hindi si Remulla? So, yun ang isang ano. Eh, mas, sabi nga ni, ano, eh, mas nakakapikon yun, di ba? At least kay, ano, kay Bantag, hindi pa nga pinangalanan. Parang blind item pa datingan, parang maritation lang. Parang sinabi pa nga ni Percy Lapid, pinasa lang sa kanya yung video, ibinigay lang. Pero ito, si Percy Lapid, yung video niya kay Remulla, diretsuhan. Walang pasikot-sikot, talagang may, ano, diretsuhan ang sinabi niya, bonjing. So, maaring yun daw ang motibo. Oh, ito ha, isa pa, sinabi ni Bantag sa kanyang pagkaso, si Villamor, namatay. Sa first autopsy ng NBI, wala itong natural death ang tawag nila. Ibig sabihin, walang foul play. Okay? Taliwas ito sa second autopsy ni forensic expert Raquel Fortun na ang sabi ay nilagay sa plastic sa ulo si Villamor. Okay, ito yun ha. Yung first, sinabi ng NBI, walang foul play. Ano ginawa? Kinuha ni Secretary Remulla si Fortun na isang private. At sinabing nilagyan ng plastic sa ulo. Okay? Pero kung titingnan ninyo yung press briefing, press ko ni Fortun, sinabi niya, wala rin siya natagpuan except may nagpresenta sa kanyang witness na yung witness sinasabi pinlastikan yung mukha. Isipin niyo na, kumuha ng forensic, scientific supposedly ang explanation. Sabi niya, wala. Pero since merong nag-witness, kaya niya na-conclude na plastic talaga ang kinamatay. Okay? Ito, yung mga person of interest sa kaso ni Lapid at Villamor, biglang nilipat mula New Bilibid prison papunta sa NBI detention. Okay? Ni Bucor Acting Chief Katapang. So si Katapang naman this time. Hindi naman daw ito kailangan kasi pwede naman i-conduct ang investigation sa loob ng Bilibid. Yun nga yung, di ba, binalita natin, nakaduda-duda, bakit inilipat? Kasi ito ito yung technicality, hindi ho, wala hong overpower na, o sabihin natin, wala hong kapangyarihan ng DOJ na bitbitin ang sino mang PDL sa loob at ilabas. Okay? Supervision lang meron sila. Ang talagang may kapangyarihan yan ay Bucor na pinangungunahan ni OIC Katapang, di ba? Ewan ko, kung OIC siya o chief na siya ngayon. Ewan ko, yun ang pangarap niya, maging chief.
So, ngayon, dahil wala ngang oversight lang ang function ng DOJ at NBI, sabihin, kailangan ng authority manggaling kay Bucor Katapang, di ba? Eh, so, si Katapang ngayon ang nagdala doon sa NBI. Okay? Ibig sabihin, yung pinahintulutan niya ito. Ngayon, bakit niya hinayaan yun? Eh, pwede namang imbestigahan sa loob ng prison. Marami na kagad kaduda-duda doon. Kasi sabi nga na isang abogadong nakausap ko, sabi niya, eh, baka daw. Baka turuan, di ba? Kasi, tandaan ninyo, may korte yung didinig sa kaso. So, ibig sabihin, kailangan talagang flawless. Parang skin ko, flawless. Ha? Kailangan flawless yung mga witness. Ibig sabihin, hindi sila nagkakaiba-iba ng kwento. So, paano mangyayari yun kung walang training? Diba? Ganun ang, yun ang sinasabi. Kaya, medyo sangkot si Katapang Diumano. Okay? Sabi dito, clearly may conspiracy si Remulla at Katapang sa pagmanipula sa mga PDL na sangkot dito sa kaso. At hindi malaman kung nasaan ang mga nakakataas na middleman sa pagpatay kay Lapid na si Agoho. Yun nga ang pinalalabas di ba? Ng nibantag. Ilabas nyo si Agoho. Dahil si Agoho, di ba, hanap sila ng hanap dun sa middleman na si Villamor. Patay na. Hinahanap nila, patay na. Eto si Agoho. Isa ho daw ito sa mga nag-utos according to testimony. Di umano. Pero, hindi mailabas kung asan. Eh, nasa kustadiya daw di umano nito ni DOJ Secretary. O kustadiya ng NBI. Kasi, pasensya na, may isang abogado dyan na sabi niya, hindi naman DOJ nagpakuha dyan, NBI. Hindi naman si Secretary Remulla eh. Ngayon may pag-ano-ganan pa yung argument ng abogado na yun. Ewan ko kung saan nag-aral yung abogado na yun. DOJ, okay? Ang sinabi natin, it's because under ng NBI, ay under ng DOJ ang NBI. Naturalmente, yung pinakaboss ng NBI ay si Secretary Remulla. So, kaya natin sinabing si Secretary Remulla, itong misleading ka, objection, Your Honor. That lawyer is objection. That lawyer is misleading. That lawyer is fake news. Ewan natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng abogado matino. Marami dyan, lutang na abogado, di ba? Mga kabutas natin dyan. Marami ho dyan, mga lutang na abogado. Anyway, alam mo, maganda ito, ginawa ni Bantag. Instead na nagpamedya siya at sinabi niya yung mga ganyan-ganyan, ipinresinta niya ngayon sa korte, which is ang jurisdiction po, which is nakakasakop kay Secretary Remulla sa kanyang posisyon, at saka si Katapang, ngayon ang ombudsman. Kaya maganda, hindi ho yung katulad ng iba dyan na daldal ng daldal sa media, akusa ng akusa sa media, tapos yung akusado, biglang nagsalita, magagalit. Diba? Buti pa ito si Bantag, diretso na sa ombudsman, wala na kagad, pasikot-sikot. At hindi pa nga niya pinamedya, diretso ito sa social media. Social media lang ang nagdadahatid nito. Kaya kung gusto niyo na ma-update, dito lang tayo, ha? Banat by Channel, Banateros, sino yan? Si Coach Oli at saka si Boss Dada. Yan, no? Magbabalita sa inyo ng walang ginigilingan, walang pinoprotektan, at higit sa lahat, walang minamanyak. Hindi, di ba? Hindi kasi iba dyan, nag-exclusive. Tayo, wala ta exclusive. Ha? Anyway, hanggang dito na lang po muna. Naninigas na yung kamay ko. Mukhang mapuputol na. Sobrang lamig ngayon. Dito sa Japan. No? Maraming salamat po sa uulitin. Nakita-kits.